Alam nyo, pag-usapan lamang po natin itong sinabi ni ng isang kongresista na sinabi niyang mas mukha pang dilawan etong si Marcos kesa kay Pinoy. Ano ba ibig sabihin ng dilawan? Okay? Kasi minsan parang iniisip natin masyado naman atang mababaw ibig sabihin ng dilawan na 'yan. Ano ba ibig sabihin ng dilawan na 'yan? Yung ibig bang sabihin niya ng dilawan makaakino ka? Ibig sabihin ba niyan dilawan na 'yan makaaraneta ka, rohas ka katulad ng asawa ni Bongbong Marcos na si Madam Lisa Araneta? Marohas? Ay, Rohas. Hindi ba? Ano ba ibig sabihin ng dilawan? Okay? Ayon dito kay Congressman Salcedo. Salceda. Hindi ko alam kung congressman ba o congress. Sige na nga. Oh, anyway. At ikaw naman ba na? Huwag na pinakikialaman pati yung mga personal nila. Masyado mo namang inaano. Oh, anyway. Ito ang sinabi. Pakinggan lang natin ng bahagya ha, yung kanyang portion na sinabi niyang mas dilawan pa si Bongbong Marcos kesa kay Pinoy. Okay? Anong ibig niyang sabihin? When somehow somebody asked me what to if I were to meet the president, I told him to I would probably tell him I want you to be more mean. What do you mean by that? More mean daw. Ibig sabihin, ito ang konteksto ng kanya sinasabi ha. Dapat daw mas maging mean. Okay, ano ibig sabihin ng mean? Yung sa madaling salita, mas malupit. Alam mo naman, di ba? Pagka yung mga mean girls, alam mo yan, sa pelikula yan, di ba? Ibig sabihin yung mas dinidikdik yung kung sino man yung kalaban, di ba? Ganun yun eh. Kaya nga mean eh. Hindi lang ibig sabihin nun bully, pero pag may kalaban, matindi. Oh, yun ang ibig niyang sabihin. Ewan ko, pero iba ang pakiramdam ko sa ibig sabihin niya ng mean. Ayaw lang niyang gamitin yung salitang strong. Okay? Na ayaw lang niyang sabihin ng diretso na nahihinaan siya kay Marcos. Pero sa tingin ko, yun ang ibig sabihin eh. Pakinggan niyo yung katuloy ha. So you want the president to be more mean? Mean. Yeah, I know. Mean. In what way? Or do you mean firmer? Mabait masyado eh. CBBM. Masyado mabait. Oo. In his persona, forget of course the politics and everything. Mukhang mas dilawan pa kay Pinoy ito eh. What do you mean by that? Ito yung sinasabi niya, kailangan daw mas mean, di ba? Mas firmer, mas strict. Tapos bigla siyang sumegue na mas dilawan pa kay Pinoy. So ibig lang sabihin nung analogy niya, yung pagiging dilawan ay mas mahina. Di ba? Bakit po? Kasi alam naman natin na si Pinoy noon compared to PRRD, mahina. Pero if there is katangian ni Pinoy noon, di ba? Nung katangian ni Pinoy noon, sabi nila ha, lalong-lalo na yung mga nakausap kong kalaban ni Pinoy, si Pinoy daw, pagkakalaban mo, pag-iinitan ka, didikdikin ka. Sabi nung mga politiko na nakakausap ko na nakalaban direkta ni Pinoy. Ganun daw si Pinoy, gumagante. Ibig sabihin, weak nga, walang empathy, walang ganun, pero pag galit sa'yo, dinidikdik ka. Inaaway ka pa. Pinag-iinitan ka. Sa madaling salita, ang sinasabi nito ni Congressman, eto daw si Marcos, parang walang ganun. Mas dilawan pa, mas mahina pa kay Pinoy. Si Pinoy, mali yung pagiging malakas niya, mali yung pagiging paghihiganti niya sa kalaban, pamumulitika niya sa kalaban, mali yun, pero at least nagpapakita ng strength. Ang sinasabi ng congressman na ito, si Marcos daw, walang-wala. Kaya nga, ang ginagamit ng iba, okay, just to say na
in a better word, 'di ba? Ang sinasabi nila, mabait daw kasi masyado. Oh, 'yun ang termino nila na ginagamit. Pero in reality, ibig sabihin po noon, weak. So, ngayon, sabi ko nga, ito si Salcedo, ano ito eh? Medyo kumampito kay Marcos dun eh. Ha? Pero ngayon, nakikita na nila unti-unti na talagang mahina ang ating presidente. Di ba? So, yun ang ibig niya sabihin. Tuloy natin. Yung his character, is the way he treats people, the way he is a management style. He is very, actually, hindi naman ultra-democratic. He's trying to follow the constitution almost. So he's actually, sobrang mabait actually. No. But in what way na sobrang mabait? You need to give a specific example for you to say that he should be mean. And when you may see mean, do you mean... firmer, he should be stricter, what is it? Yeah, stricter. Dapat pag may mga ganyan, tanggal agad. Oh, yun. Oo. E kaso sino tatanggalin niya? Yung undersecretaries? E siya yung head ng DA? Ah, hindi lang naman DA yung pinag-uusapan dito eh. Baka mapapahamak na ako nito eh. So parang ito sinasabi niya, hindi lang naman ang usapan dito eh yung DA. Kasi isa yan sa mga pinag-uusapan nila, yung mga smuggler na pinag-uusapan nila. Ang bigla tuloy nahirit si Salcedo na hindi lang naman sa DA na mas dilawan siya. Hindi lang naman sa na ibig sabihin, hindi lang naman sa DA mahina si Marcos. Kahit dun sa mga ibang bagay, mahina. Masyadong mabait kuno. Yun ang term nila eh, mabait. Pero in reality, ibig sabihin nun, mahina. Okay. Oo. Pero tulad ng where would you have wanted to see him act on? Agriculture, of course. Okay, that's one. Because that's food security. Definitely. Talagang issue 'yan ng ano, ng it's a issue ng estomago. So kailangan talaga unahin mo 'yan. Kaya pag may mga sa mga panahon na ganito, ang uunahin mo dapat nutrition. Nutrition kailangan sa edukasyon, nutrition kailangan mo ng healthy workforce. And of course you need to have national well-being, and that also needs health, and health needs basically good food. Okay, now you've said ayan. So yun po yung excerpt po nung interview ni Congressman patungkol ho dito sa mas dilawan pa. Kayo ba naniniwala na ibig sabihin na mas dilawan pa parang mas mahina pa etong si Marcos kesa kay Pinoy? Ha? Kasi daw nung panahon nga ni Pinoy medyo kahit papaano mas firm ng konti, although in a bad way. Kasi ang sinasabi nila nung panahon ni Pinoy, firm siya pagkakalaban niya. Okay, pagkakalaban ka, talaga naman pag-iinitan ka, pagkakalaban ka sa politika, medyo kawawa ka. O, ganun daw. Ikaw ba naniniwala na talagang mas malambot na nila lang si Marcos kesa kay Pinoy? Basahin natin ang mga nagsasabi ng 101% yes. Sabi naman ni Nani, oo, naniniwala ako. Ako explain is equal lacks leadership skills. Otherwise, Ilocos is the richest to be proud of. Poorest as evidence, basic governance, less than 2 years, poor performance, pinasa na palakla. Japanese po ba ikaw, sir? Harang yung English mo medyo putol-putol ha. Biro lang ikaw, habi. Biro lang ikaw.
Yes, he is really weak in governing, sabi ni Erna. Malambot pa sa gelatin, sabi ni Ouroborox. Ouroborox. Ang dami nagsasabing ano, malambot pa sa lantang gulay. Sabi naman nito, mas okay pa si Pinoy kahit papaano ata. Uy, parang ako, disagree ako doon. Pasensya na. Hindi. I don't think na mas okay pa si Pinoy. Pareho lang sila. Kau naman. Tama si Pangulong Duterte, sabi ni Andre. Pwede bang tumakbo uli si Tatay Dig, sabi ni Don Martebes. Of course. Pwedeng-pwede. Pwede pero dipindi. Pero pwede po. Ayon sa batas, ang bawal ay re-election. Ibig sabihin ng re-election, by definition, according to the situation, according to some expert, ang re-election ay yung kasunod. Pero after 6 years, pwede siyang tumakbo uli. Daw, ha? Yan, pagtatalunan pa, sigurado yan. Magaling lang mag-English. Alam mo, kasi tayo mga Pilipino, ano tayo eh. Uy, buhay naman, no? Harvey Senyo, maraming salamat sa pagpakape. Thank you very much. May pangkape na tayo bukas. Yan sa Sibinilibin. Hindi, alam mo kasi tayo mga Pilipino, ano tayo, ano tayo sa ganyan eh, yung pag nag-English, feeling natin matalino na. Oh, kahit yung mga kaklase mo, naalala ko eh, may kaklase kong kalbo dati. Hindi ko nalang papangalanan, ngayon nagiging political analyst din yun, pero ang totoo lang, mahilig lang sa... No comment. Yung kaklase kong yun, pa-English-English, akala mo matalino, pero pagka kinausap mo, ang babaw ng logic niya, ang babaw ng ano niya. Ngayon nga, nagbablog siya eh. Nung nagblog siya, barado kaagad siya. Wala na, tumigil na kaagad. Baka siguro walang mahit-hit. Oh, kilala niyo yun. Huwag yung papakalanan, ha? Huwag yung papangalanan yun. Nagdilawan na yun nung panahon ni Duterte, tapos ngayon, biglang nag-Marcos na naman. Huwag yung papangalanan yun, ha? Oh. Jan Ryan, maraming salamat. Oh, nabuhayan ako dyan ha. Posible na si Tatay Diggs uli. Oo, kaso matanda na siya. Hindi, alam mo, ako ha. Wala sa tanda yan. Sa galing mo yan. Magaling ko talaga si PRRD. Wala pa ako na, eto sa ngayon ha. Wala pa ako nakikitang na nabubuhay ngayon na lalagpas sa galing ni PRRD. Claire Alvarez, maraming salamat. Kampanya pa lang, halata na. Magsalita pa lang. Mag-starter na, walang conviction. Walang, tama, ibig sabihin. Ibig sabihin ng walang conviction, parang pag nagsalita siya, hindi siya sigurado sa sinasabi niya. Diba? Kasi nga, one time, diba, nakita naman nun natin yun. Ha? Naalala nyo, nagkaroon ng command conference dun sa, saan ba yun? Nagbagyo ba yun or something? Tapos nagsasalita siya, nag-explain siya, biglang nagsalita yung kapatid niya. Oh, 'di ba? Sabi nung kapatid niya, hindi dapat ganto. Tapos sabi niya, "Ay, oo nga, tama." Biglang naging ganun. Ay, tama. Eh doon pala makikita mo na na walang paninindigan, 'di ba? Walang tayo sa buhay, ika nga. Ano ba? Oh, oh. 18 na siya at that time, kaya ano? Kaya pa kaya niya 'yon? Ako sa tingin ko kaya. Sa akin ha, kung talagang ano ha, ang talas pa ng isip ni PRRD. Maano pa, maaring may nakakakalimot na mga pangapangalan. Kasi yan naman ang ano eh, ang sakit, alam naman natin pa pag tumatanda, di ba? Yan yung sakit na pag tumatanda, medyo nakakalimutan yung mga pangapangalan, nakakalimutan yung mga terms. Pero yung logic, hindi nawawala yan. Yung talino, yung una-una yung wisdom. Napaka-importante kasi ang wisdom ng matanda eh. Napaka-importante. Sila kasi yung marami ng pinagdaan ng, sa experience sa buhay. Oh, Marifel Del Mundo, maraming salamat. O, pang-copy din. Oh. Thank you very much. Ha? Oh, wala pang pakiya kasi
Sana si Isko ang nanalo, sabi nito. Oo nga eh. Pero ako, ewan ko kung if I'm going to be asked, pero I'm not. Ako mas gugustuhin kung tumakbo muna si Yorme ng senador. Oh, yun talaga ako gugustuhin ko yun, ha. Kasi alam naman natin, mahirap. Ha? Ako mas gugustuhin kung tumakbo siya ng senador muna tapos magpakitang gilas siya doon. Doon siya magpakitang gilas. Tapos tsaka siya tumakbo sa maybe vice or president, pwede. Ako, syempre, gusto kong presidente sa susunod na election uli. Pero mas maganda mag-senador muna siya. Talagang pag nag-senador siya, sure shot yan. Kasi marami, alam mo, marami ako nakakausap na nung nagsisisi sila, na binoto nila si Marcos, nagsisisi sila. Kaya lang, ang lagi nilang kasunod na sinasabi sa akin, kaya lang kasi, baka manalo ang Dilaw nun eh. Baka manalo si Lenny Robredo nun eh. Kaya okay din sana si Isko. Kaya lang parang bago pa. Laging ganyan na sinasabi nila. Okay naman sa akin si Isko. Kaya lang parang parang hindi pa hinog. Yun ang sinasabi nila, ha. Yung mga nabudol na nagbago na nakaunawa at nagising na sana hindi na lang daw nila binoto si Marcos. Kaya lang, iniisip nila kung sino ba iboboto nila. Eh baka mamaya manalo si Lenny Robredo noong time na yon. So, sabi ko, ba't di kayo nag-Isko? Eh ang sagot nila, eh kasi parang hilaw pa daw. So, pero pag nag-senador daw yun, sigurado iboboto daw nila yun. Yun ang sinasabi nila sa akin, ha. Ewan ko kung totoo yung, totoong ganun, ha.